Hey, hello and what's up and welcome to your online lecture series with me again, Sir Vincent, your instructor. So ngayon, we're still in law enforcement operation and planning with crime mapping and specifically, doon pa rin tayo sa law enforcement operation. So, in the operational procedures, there are three na pag-uusapan natin. It is the patrol procedure, spot check sa costing at backdown searches, and checkpoints. So this is a three episode na pag-uusapan natin. So ito muna yung ating patrol procedures. Okay, kasi ito yung mga mahahaba na eh. Okay? Now, we all know that patrol is the backbone of policing. Okay? Ang patrol natin. Now, in the procedure, yung patrol procedures natin, meron tayong apat na pag-uusapan. It's the patrol guidelines, duties ng isang patrol supervisor, duties ng patrol officer, pati guidelines kung paano sila re-responde sa mga tawag sa kanila. Okay, for police assistance. Okay, under the PNP manual naman of 2013, yung patrol guidelines naman natin dito, it is well enumerated kung makikita ninyo. Diba? Naka-numbering kung ano yung dapat nilang gawin. Pero caveat lang or paalala lang sa lahat that the greatest and most important thing that a police officer must have is the great wise of their discretion. Okay, yung rationality nila sa pag-fulfill ng kanilang mga duty. Okay? So, hindi na natin siya isa-isahin but then I'll give you some salient points o kaya mga importanteng na dapat nating maintindihan. Okay? Ngayon, in the first patrol guideline, kailangan that the patrol officer observes precautionary measures. Ganito lang yan eh. Kung makikita naman natin na from the start, babalik na naman tayo sa general principle kasi yun talaga ang kailangan sundin. It is serving the public. Okay? Ngayon, with that being said, a patrol officer must always be cautious sa ikabubuti ng kanilang kapaligiran, okay, ng public, okay, habang nagpapatrol sila. Now, with you being a patrol officer, sabi na natin na kailangan natin ng mag-drive, di ba? Meron din naman tayong driving, okay? Mga patrol officers natin, sila mismo ang magiging example sa pagsunod ng batas in which na kailangan ma-exercise nila yung defensive driving and pagsunod ng traffic rules and regulations. Okay? So, is this absolute? The answer is not. Siyempre, in such cases, magkakaroon ng exemption lalo na kung meron tayong mga urgent, di ba? Sa mga urgency na sinasabi natin in conducting the operation in which na napakahalaga ng minuto at segundo sa pag-conduct ng operation. Okay? Sunod, it's selecting the routes that provides the best visibility. Anong gusto ituro sa atin dito? Hindi lang kasi sa pagpapatrol natatapos yan. It could be a great example for the organization itself na nakikita yung ating mga police officer. Diba? Kasi nakikita natin yan as a form of omnipresence. It's a kind of prevention. Diba? Following natin yung mga theories natin, diba? Having the presence of police officer would negate yung chances na makapag-commit ng crime sa iisang lugar. Okay? Ngayon, ang patrol members din, sabi natin, during their patrol, kailangan alam nila yung nature, di ba? Yung lugar na pinagpapatrolan nila in which na kailangan makakapag-build sila ng rapport. Ano ibig sabihin ng rapport? Ibig sabihin magkakaroon ng relationship within the community. Having being that said na ang PNP mayroong police community relation in which ang mga patrol officers natin is kailangan ma-exercise din yun. Okay? Kasi kailangan natin dito ma-establish that the PNP, diba, is not against the public but they are with the community. Okay? Kaya kailangan na may connection siya sa people, sa mga tenants, sa mga regardless kung anong status but kasi they really do work for the public. Ngayon, during their patrol, they must be observant. Diba? We want to keep the public safe at all times. So, titingnan nila yung mga people, mga kahinahinala, suspicion. But mayroon suspicion, hindi pwede, ha? Kailangan may enough ground para tayo. Okay? Kailangan observant sila sa mga tao, sa lugar, sa mga establishment na wala nagbabantay. May mga security risk. Yan ang kailangan nilang obserbahan. And especially yung mga juveniles natin and mentally ill retarded person in which na kailangan sila bigyan ng intervention kasi they are at risk
lalo na sabihin natin that during their patrolling at night is nasa labas pa sila. Okay? Most probably, they are on risk sa mga ganong oras o kaya baka mapahamak pa sila, in which ang PNP kailangan makapag-provide ng intervention. Okay? So, andito na naman tayo ulit sa guidelines. Diba? Hindi na natin siya isa-isahin ulit. Ngayon is, i-explain na natin siya na-explain yung mga importante. Now, ang patrol officer o kaya ang patrol guidelines natin, kailangan familiar sa as much as possible. Diba? Alam naman na natin on how important information is. Ngayon, sabihin natin nagpapatrol tayo sa mga matataas ang crime rate. Okay? Kailangan si patrol officer is iniisip din yung welfare niya, yung kabutihan niya. Okay? In performing his duty. So, kailangan alam niya din yung mga naglalaro sa paligid niya, in which na magagamit yung rapport na yan. Okay? Ang mga PNP natin, sabihin natin marami na silang mga kaibigan, marami na silang connection, marami na silang sinasawag natin community relation, 'di ba? Yung mga 'yan ang makakapagturo kung sino yung mga dapat nilang pag-ingatan. Okay? Ano yung dapat nilang tignan, ano yung kailangan bigyan nila ng pansin pa. Okay? So PNP at night din, sabihin natin kasi during night time yun yung pinaka delikado in patrolling, they must always be mindful about the loiterers and uninhabited homes. Okay? Kasi minsan ayan yung mga tinutuloyan nila and most probably, 'di ba, may mga gatherings na nangyari diyan na hindi pa pwede. Kaya may mga criminal activities na pwedeng gawin kasi nighttime ngayon. Okay? Ngayon, in that being said, na may mga uninhabited houses, kaya mga establishment, business establishment, kailangan the patrol officer must have yung shaking door principle. Okay? Na kung saan na nakikita nila during their patrol na unguarded eh. May security risk to mga establishment na to, as na sinasabi nga natin, it's protecting also the property itself. Diba? I-shake nila yung doors, baka naman kasi is may mga rubber sa loob. Okay? Diba? Yan. Yan yung pag-shaking of doors natin. Next is, kailangan, ayun, the report itself, nakita na naman natin, diba? Kailangan, in the beat, hindi kailangan madama ng tao na they are against. Diba? Sa mga PNP. Kundi kailangan, they are with the community, di ba? Kailangan ramdam yung presensya nila. They are friendly. Okay? Kasi yun naman talaga yun, it's serving the public. Okay? Now, in this, lalo na in such cases na during patrol, nagkaroon mga suspicious na circumstances, okay? Mga patrol officers natin is always been mindful with their weapons that they are using. Okay? Yung mga weapons na gamit nila is order for them to protect themselves at all times, at all costs. Protect themselves, ha? And protecting the public. Okay? Ngayon, kasi hindi naman nila alam, ang mahirap sa totoong buhay. Kung sabihin natin sa mga computer, alam natin kung sino yung kalaban natin. Well, in reality, the PNP have difficulties on determining who is enemy or not. Diba? So, kailangan mindful sila on suspicious person, yung mga establishment na medyo alam na pinupugaran, mga lugar kung saan may matataas na rates, diba? So, yun. Ngayon ang kailangan nilang tignan. In which, na kailangan madagdagan ng presensya yung lugar na yon to negate the crime rates. And lastly, ito pa, ang patrol members natin, diba, should always avoid recreational places. Okay? Di sila pwedeng padogi-dogi sa mga theaters, restaurants, sa mga beer houses, hindi pwede. Lalo na if they're performing their own duty. Okay? Ano ba sinasabi ko dito? Yung nasa loob sila, na nagchichill-chill sila, hindi po pwede. The presence should be there. Oo, pwede. Pero hindi sila pwede makijive in recreational places and the activities itself. Okay? Kasi sometimes talaga, itong mga PNP talaga, malalapit sila sa mga beer houses, mga ganyan. Kasi at night, di ba, dyan madalas nagkakaroon ng mga away. At is with that being said, malapit ang mga PNP to provide intervention. Okay? So, pwede sila magpatrol under recreational places, pero hindi sila pwede mag-jive in. Okay? Hindi sila magpa-loiter-loiter sa loob. Okay?
Next, duties of a patrol supervisor. Okay, ito na, pag-usapan natin ngayon. Patrol supervisor naman. Ngayon, alam naman na natin on how important information is. Okay? With that being said, yung information come with intelligence, and intelligence, magiging kasunod niyan is planning. Okay? Ba't nga ba kailangan natin ng pagpaplano? Kasi gusto natin dito ma-minimize yung pag-aaksaya ng oras, effort, at resources natin. Kasi sabihin naman natin that we are very limited. Diba? We have limits. Ngayon, with that being said, si supervisor kailangan makagawa ng magandang plano na kung saan, ito ang mga details, pagpapatrol nila. Kailangan alam niya yung area coverage ng pagpapatrolan. Okay? Diba? Having na natin, bigyan na natin ng konting silip yung crime mapping, sabihin na natin na itong lugar na to, sa mataas ang crime rate, most probably, kailangan na ilalagay mo dyan ng mga tauhan, yung coverage dyan, mas madami. Okay? Sabihin naman natin na ang lugar naman na to is medyo, sabihin natin, safe, but that it doesn't mean na dapat konti lang yung ano, but ilalagay natin yung competent ones na kayang masurround yung area coverage na yun. Okay? Makita natin dito yung area coverage na sinasabi, yung safe haven, ambush areas, crime prone areas. Kailangan aware. Diba? May planning na mangyayari. Sunod, organizational detail of personnel. Ganito yan. Ngayon, ang PNP naman, ang mga personnels natin, we must refrain putting person na kung taga saan talaga siya. Okay? Kung taga saan talaga siya. Kasi ito yung mangyayari dyan eh. If a police officer is known in the area, baka hindi siya medyo seryosohin kasi kakilala eh. Sabi natin, oh, ikaw pala yung anak ni Marites. Diba? Tropa yan, apport yan, atabs mo ko. Diba? Kailangan maisip ni patrol supervisor yung detalye ni personnel or profile ni personnel na kung saan ilalagay siya sa magiging well-respected siya or kikilalanin siya talaga as a enforcing body. Okay? So, mahirap nga naman yung maging, sabihin natin, padogi-dogi ka nung kabataan mo, din naging police ka, pero it doesn't define na magiging ganun ka pa rin naman. Baka maging over-familiarizing yung mga tao in regards sa'yo, hindi ka naman seryoso. So, gayon din ang iniisip ni patrol supervisor, kaya kailangan ng organizational detail. Sunod is yung duration, kung gaano katagal sila magpapatrol, standby points, and route plans. All of this will boil down to planning. Kasi gusto natin dito hindi makapag-aksaya ng oras, effort, at resources. Okay? Kung gaano lang ba sila katagal, ano yung beat na kailangan nilang sundin, diba? Ano yung mga points na kailangan nilang gawin, ano yung pinaka-shortest route, ano yung pinaka-visible routes na pwede nilang puntahan. Okay? Sunod is yung designation. Si patrol supervisor kailangan makapag-designate ng kanya-kanyang role. Diba? Kanya-kanyang roles ng mga tauhan nila. Ay syempre, in different roles, may different objectives. With different objectives, ma-avoid natin dito yung pag-aaksaya ng tao sa field. Okay? At kasi sila may roles, ibig sabihin, they will perform different efforts in which na mas mapapabilis yung trabaho nila. Okay? Designation. Next, kailangan din ng inspection ng pagiging kompleto ng ating kapulisan. Lalo na yung pagkaharap na sila kasi patrolling eh. Visibility ito eh. Kailangan makikita ang completeness from head to foot. Okay? And there, syempre, yung mental readiness and mindfulness ng araw na yon. Okay? Diba? With their uniform, with their weapons na dala, ba readiness from their mindset itself, government equipments, makikita lahat yon i-ensure bago lumabas. Kailangan ma-ensure ng patrol supervisor yon bago sila ilabas for beat. Okay? For patrolling. Okay? Next, duties pa ng patrol supervisor. Diba? Hindi na natin siya iisa-isay na. Iiano lang natin yung mga mahalagang points. Ngayon, ang pinaka-importante dito na nakikita rin natin dito is yung number 4. Kaya itong number 4 natin na to kasi magkakaroon ng roll calling briefing. Okay? Patrol supervisor, kailangan makapag-disseminate ng information ng kompleto at klaro sa lahat. Diba? From higher ops, higher operation. Kailangan maganda ang bato ng information kung galing sa taas papunta sa kanila. Okay? Kailangan ito pa, importante din, body system pag nagpapatrol tayo.
Okay? And after that, yung batuan ng information bago sumabak, bago lumabas, pagbalik, magkakaroon din dapat ng debriefing kung ano yung nangyari within their patrolling. Okay, para malaman natin dito kung may kailangan ba tayong ayusin ba. Kung bagay ito na yung feedback eh, yung debriefing. Na in which na kailangan ngayon maisipan ulit ni patrol supervisor kasi another information yon for another planning. Okay? So, yan ang duties ni patrol supervisor. Next, duties naman ni patrol officer. So, ganun din si patrol officer, yung may mga ranggo natin, mga police commission officer. Kailangan yung batuan nga rin ng information is importante. Alam naman na natin yan. Information is very important. So every touring, every beat, every patrolling na mangyari, meron muna silang formation. Okay? Magkakaroon muna sila ng roll call, the same time inspection for them, 'di ba? May kita yung pagbato ng information, pag-delegate and all of that. Okay? Magkakaroon ng roll call formation muna. Okay? Kadalasan it's before and after. Okay? Ng pag-render ng duty. Next, ngayon, ang patrol officer is kailangan makapag-dispatch o kaya makapag-designate ng well-competent na PNP personnel to be very observant, especially at night. Diba? Nakikita naman na natin dyan yung mga ating general orders, diba? Especially watchful at night and during the time of challenging. Ngayon, makikita naman na natin dito, diba? In all of this is yung pagiging observant dapat. Diba? Yung observance and description exercises ng ating mga kapulisan. Lalo na kung yung mga suspicion nila, may nakikita nila na medyo something is wrong during their patrol, kailangan makapag-render sila ng tulong. Okay? So, makikita naman natin dito, tamo, ng 3, 4, 5, and 6, observation sa mga public gatherings. Diba, lalo na yung mga unlawful na sabi natin gabing-gabi na nagagathering ba sila, medyo suspicious, kailangan ma-intervene ka agad, ma-prevent. Diba, mas okay na yung prevention na ibibigay natin. Okay? Pero then again, we want is peace intervention. Diba? Ayaw natin siya ng mga armed confrontation. Okay? Yan yon. Okay? Next, duties of patrol officers. In the duties of patrol officers, kailangan doon na makikita, kailangan si itong mga personnels natin in the agencies, kailangan well-coordinated din lahat. Reports within the area, yung community relation is very well established. Okay? Kasi makikita natin dito yung information din na ibabato ng public. Diba? In helping the PNP itself. And next, syempre, yung enforcement ng ating ordinances and liquors sa establishment, mga nightclubs, mga ganyan, kailangan is mas maobserbahan natin kasi yan yung mga minsan ay takaw-gulo. Diba? So, kailangan si patrol officer would be mindful at all times in regards with that one. Next, yan. Ito yung isa pa makikita natin. Yung completeness, ito, prescribed patrol uniforms. Pag patrol uniforms, kung ano nakalagay sa operation, ano ang prescription, or ano mga prescribed uniforms, yan ang susuotin nila. Okay? So, response in calls. Ngayon, napakaraming mga tinatanggap na mga yan, mga complaints sa araw-araw. No? So, mga patrol officers natin would be talagang multitasking, di ba? And having being that said, kailangan maano rin nila yung sense of urgency ng bawat complaints na nalapit sa kanila. Okay? Pero dapat di sila mamimili kasi they are working for the public, for the people and by the people. Okay, yan ang duties ng patrol officers natin. And last one, yung guidelines and procedure pag nagre-responde, di ba? For o kung nag-a-ask for police assistance. Okay? Ngayon, yung number one, ano bang gusto nung ituro sa atin yan? On the first one, pag kami may assistance, di ba, nataw ng assistance, kailangan lahat ng necessary information would be gathered. Okay? Ano ba yung nature of call? Ngayon yung nature of call dito, yung urgency. Okay? Maybe it's regular, urgent, or emergency. Yan yung sinasabi nating nature ng calls. Next is yung kinatawag natin na date. Okay?
diretso, kanan. Oh, mali mo pare. Ba't wala kang helmet? Next is yung date, okay? Now, kailangan yung date na yan is so important kasi masasagot pa rin naman natin din yung one of the 5 W's and one H. Diba? Name of the caller, yung date, yan. Importante yan. Then, time. Okay? So, ano pa ba maano natin dito? In the giving of manner of approach na may kita natin dito, in such cases, we're talking about urgency, sometimes there are operation that needs haste, diba? And secrecy. Kung kailangan ng siren, pwedeng gamitan ng siren. But if the operation demands na kailangan is medyo tahimik tayo, diba? Huwag na tayo mag-flashing lights and siren. Kung secret yung operation natin. Okay? Pero kung kailangan ng presensya to intervene, pwede natin gamitin. Okay? So, kailangan mindful din sa lahat ng external factors, internally and externally, lalo na in responding to the calls for police assistance. Okay? Ngayon, it all boils down, lahat na nandito na nakikita natin for intervention. Okay? We must work for the public. Okay? So, makikita natin dito, in different scenario, kailangan pa rin, babalik pa rin sa general principle of having the good. Bak, makikita naman natin dito eh. Okay? So, ano pa ba? Pagka nagre-respond sa mga police assistance natin, determine the crime that has been committed. Okay? Kailangan makuha natin ulit, paulit ng paulit, yung necessary information. Diba? To address the issue. Diba? To exercise or to utilize necessary lang, kaya yung mga necessary natin na mga resources para hindi tayo aksyado sa oras at sa pagod. Okay? Ngayon, in having this, nakikita pa rin naman natin, it's all well enumerated. The most important thing, ito pa. Never treat calls or complaints, number 10 natin, lalo na yung mga ingay within the neighborhood, mga neighborhood problems, di ba? We need courteous intervention, hindi enforcement. Okay, pag sinabi kasi natin enforcement, such cases, okay, pag sinabi naman natin na enforcement, in such cases, is, di ba, may mga force na mangyayari, di ba, pwede natin magamit yung firearms in this. And with pag neighborhood problems na naman, ang kailangan natin dito, is intervention lang, di ba? Dan natin sa usap pare, di ba? Peaceful. Mga peaceful talks. Okay? Now, on the last one, never ever attempt to arbitrate or resolve conflicts. Yung 13 natin, ha? Never arbitrate conflicts. Diba? Lalo na kung private na dispute o pagtatalo. Okay? Sabi natin, away magkapitbahay, away ng landlord and tenant, mga ganyan, nagpapaupa, then away mag-asawa, okay? Hindi tayo pwedeng mangialam sa mga arbitration or private conflicts nila. Pero ang pwede natin maibigay is intervention na maiayos nila yung away nila and to bring them to competent ones or competent na mga agency to help them out to resolve the dispute. Pero kung nakakagambala na sila sa tranquility, yun nga, hindi naman kailangan ng enforcement dito. Ang kailangan natin dito is intervention. For them na yung conflicts is ma-resolve nila in private. Kaya may dala natin sila, sabihin natin sa mga barangay natin. So, there you go guys. I really do hope na marami ka natutunan this lecture series. And again, kasi again on the next episode. Have a good one sa lahat.